Sa pagtatapos ng second extension ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila sa darating na Biyernes, inaabangan na ang magiging deklarasyon kung muli itong palalawigin o isa sa ilalim na lang sa General Community Quarantine o GCQ. Si Mayor Isko Moreno, hindi na itago ang matinding kagustuhan na umiral na ang GCQ sa Kapitolyo ng Bansa. I want to normalize with all honesty, generally speaking, I am bent to GCQ and I want everybody to normalize. Ngunit paglilinaw ng alkalde, depende pa rin sa magiging desisyon ng Interagency Task Force at sila ay susunod lamang. Sinabi pa nito, nakadepende na sa iaasal ng mga Manilenyo kung magtatagal pa hanggang sa Mayo at 30 ang pag-iral ng ECQ sa lungsod, kaya't hinihingi niya ang kooperasyon ng lahat. It boils down to the habit of the people, behavior of the people, for us to be successful in fighting together with COVID-19. Because buhay and kabuhayan comes together. We cannot just address COVID-19 alone as government without source. Because the source, existing source, is depleting already. And we're now turning into socialism. Napag-uusapan ng mga tao ngayon is always about ayuda, amelioration. We forgot to think the issue is health. So, having said that, I want to normalize, naturally, daan-daan. Giit nito, tila nakasentro na ang atensyon ng mamamayan sa pagtanggap ng ayuda at nakakaligtaan ang tunay na issue, ang nakakamatay na sakit na COVID-19. Araw-araw, libo-libo ang sumasailalim sa mass testing sa Maynila at ayon kay Moreno, isa ito sa mga agresibong hakbang na kanilang ginagawa para maibalik sa dating normal ang sitwasyon. That's right. As you all know, modesty aside, your city government is actively, aggressively doing mass testing by the thousands. Every day. Literally every day. In two types. Utilizing rapid testing kit and the gold standard swab testing. Ang pagpapatayo ng pamahalang lungsod ng mga quarantine facility, sinabi pa ni Moreno ay dahil sa inaasahan na dadami ang bilang ng mga positibo sa sakit, bunga ng ikinakasang mass testing. And another way, para pag nag-open, talagang lalala, let's accept the fact, lalala, dadami ang pasyente, posibleng pasyente. Kaya nga depende sa behavior ng tao. We're putting up so many QF. The one that we built 4 weeks ago, the Del Pan Quarantine Facility, it will be duplicated. Wherein employees of restaurants, employees of businesses, pwede na may quarantine. If they are found maybe false positive or false negative under RTK, we can house them. So that we can help the businesses to go on a normal day. At the same time, we submit them for confirmatory tests. Then, if turned positive, we put them in a healthcare facility. Ang buhay ng isang lokal na pamahalaan ay nakadepende na malaki sa mga negosyo. At ito ang iniisip ni Moreno, kaya't pilit niyang ginagawa ang kanilang parte para mabilis silang makabangon at makabalik sa dating normal. Janis Cosio, Radyo Inquirer, 9 Benta. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.